If you're a freelancer or business owner, the Article and Design Podcast is a must-listen. Hosted by experienced freelancer of over 10 years, Margaret Sulapas, Article and Design Podcast covers a range of topics that will help you run your business more effectively. You'll learn about time management, marketing, pricing, and more. And because it's made by freelancers for freelancers, you can be sure that the advice is relevant and useful. If you want to improve your business skills and knowledge, tune into Article and Design Podcast every Saturday. Now listen up and enjoy the show. Hi everyone, welcome back to the Article and Design Podcast, and I'm your host, Margaret Sulapas. I'm the owner of Article and Design, and I'm a freelance digital marketing strategist for over 10 years now. So this is a special episode. We're going to share with you the snippets or the highlights of our recent webinar about Adobe Firefly, which is unlocking the beta version of the Adobe Firefly in collaboration with Roland Banyas of Creative Nation Academy. So please stay tuned and enjoy the show. I want to say that this is the actual term, generative AI. Okay, so iba kasi sinasabi nila AI lang, AI. This is for you to create like possibilities that you've never seen before. This is a way for you to have a second brain, like third and fourth brain, kasi alam niyo naman left and right, so two brains. So third and fourth brain. This is also catered for educators, students, artists, even activists. Huh? So what do we need to learn, or what do we need? At least dapat meron tayong access to the beta. Meron naman nakatry sa inyo na nag-sign up for beta? Meron na ba? Kung hindi pa naman, you can go to firefly.adobe.com to sign up for a request. So madali lang yun. Kailangan nyo lang ng Adobe ID, tapos konting patience. Tulad yan, nakalagay sa slides ko. Patience and creativity with words. Dahil sa... Bakit ko sinabi na creativity with words? Dahil sa you have to be very descriptive of what the things that you want the generative AI to do. Diba? Isa sa mga core skills na kailangan nyo dito is yung tinatawag nilang visual thinking skills. Diba? Parang ako tinuturo ko yan dati sa mga bata na how do you describe this picture? Ano yan eh? Early, tinuturo ko to ng mga first year pa ng mga bata. So, parang grade 6, grade 7. So, this will give them a sense of exercise. Diba? Kunyari, a woman sitting on a chair with a microphone, anong kulay. Parang, be very descriptive. Okay. Yan, kaya kailangan nyo ng visual thinking skills. So, maraming courses yan sa all over the net. And I want to give this like a blank like statement kung ano meron dito sa Firefly. It's a set of family. It's a set of family. Hindi lang siya balang pang-create lang yan ng images. Hindi. It's supposed to be a set of automation tools. Actually, mas marami pa. I cannot disclose for the moment dahil sa like the last time that I did was nabigyan ako ng letter ni Adobe, pero that's another story to tell. Ayan, so it gives you like a focus to initially create like images and text effects. Okay? Meron akong video dito pero hindi siya magpa-play, pero meron naman sa YouTube nito as you would see. Pero ang pinaka-gold kasi talaga ng Firefly is to offer new ways for you to ideate. And also, ako, in my learning experience with having Firefly before even the beta has started, like, I have access to this. Tahimik lang talaga ako kasi alam nyo naman, bawal sabihin. And fellow evangelist sa Adobe is napaka-sensitive sa ganyan. We are describing this as a co-pilot, di ba? A co-pilot for you to ideate. Parang kunyari, pag nakipag-usap kayo sa chat GPT, di ba? Pag kunyari, bored ka, tapos burnout, di ba nakikipag-chat tayo sa chat GPT? Aminin nyo. Aminin nyo, ginagawa nyo yun, di ba?
Okay, so ito yung pinangangambahan ng ibang mga designers. Sabi nila, will it replace designers? Actually, hindi. Imagine never buying another freelancing course again. Imagine having one website that has everything you need in building a service-based business. Imagine getting inside a practitioner's mind for over 10 years and not a self-proclaimed overnight success. Imagine learning from people who were ahead of you and holding you by the hand. Imagine learning from real practitioners and not fake gurus. Imagine learning how to create a business and build long-lasting relationships. Imagine you don't need to learn any hype, unethical persuasion, and really focus on what matters. Imagine profit, balance, discipline, work from home, and freedom. Create processes and systems, simplifying your life but building wealth. Imagine there's a community that can give you this. Imagine there's one place full of lessons that you only need. No hype, no BS, no annoying life coaches who keeps on shouting at you. Again, imagine never buying another freelancing course. Don't imagine. It's here. Welcome to Article and Design. We've been waiting for you. Join the world of Article and Design Pro, where your dreams are transformed into reality. Where you earn a living you can be proud of. Where you can get paid often and set clients for life. Where you build a business and not be a freelancer forever. Join us and become an AND Pro member. I am Ethan, Article and Design's AI voice. Go to www.articleanddesign.com and see you there where the water is fine. Adobe has been doing this for over a decade na. Maniwala kayo, hindi. It has been here over a decade and they have been developing it. Pero magtataka kayo, bakit kaya hindi nila nilalabas? And I'm going to if you ask me that, I'm going to give you a valid reason on that. Pero mamaya na natin pag-usapan yon. Kasi maraming hugot yun eh. May mga batang nasawi, may mga hindi, walang isipin, walang ganun. Okay. But to make you a better designer, sabi nga nila, if you can create better like ideation process, faster, wiser, and you have more time to do a lot of creative things. Okay? Ayan, this is a screenshot na baka sabihin nyo, baka sinabi lang niya na 10 years, mas marami ng years na gumagawa ng AI ang Adobe. And si David Wadhwani is the President for Digital Imaging or Digital Media ng Adobe. And this one is a screen capture na sinabi niya sa Adobe Summit 2023. Kakatapos lang nito. Meron ba sa inyong nakarinig na ng Adobe Summit? Anyone sa chat? Meron nakarinig? Anong ginagawa dyan sa Adobe Summit? Hulaan nyo. Ano kayang ginagawa sa Adobe Summit? This is somehow a field na very very relatable sa inyo. This is for marketers and sales, itong Adobe Summit. And halos lahat ng technology ngayon na dine-develop for Creative Cloud is napupunta rin dito. Actually, may time nga na mas marami pang amazing technology na ginagawa sa Summit or doon sa Experience Manager kaysa doon sa Design Creative Cloud. Okay? And I want to share this with you. Human creativity will never be replaced by machine. Ito, unless we have given up already. Naniniwala ba kayo doon? Diba? Human creativity can never be replaced by machine. Not unless we have given up already. Yan yung lagi nating nagiging connotation ngayon na pag nakita na, oh, it's going to take our like livelihood, lahat. Hindi. Sana huwag tayo mag-give up because we can use the technologies for us to be better. Naalala ko nag-usap kami ni Margaret last time parang sa isang post niya. Sabi niya, people who are not using the technology, people who's using the technology, AI will not replace people. It's the people who use technology that will replace people who do not use technology. Yun lang. And lagi nilang sinasabi na, di ba nung panahon na hindi pa nauuso yung mga like book printing, di ba sabi nila this will like revolutionize everything. Ganun naman talaga. With every new technology, you have to either be present at the moment or not be present and stagnate, sabi nga nila. Again, human creativity plus generative AI is the way to go. And the game has changed again, over and over and over. And being a creative nowadays, mapapansin natin medyo mas mahirap lang ngayon. Kasi
Mas mahirap lang siya ngayon kasi alam naman natin gaano kabilis na yung ating processing power, unlike way back in the 90s. Na mag-render ka lang ng sphere, parang you have to take like 15 minutes, pero ngayon sobrang bilis na. And it's always a game-changing industry, much like the IT industry. Alam naman natin, di ba? May bagong mga programming language, may bagong mga programs, kung ano-ano. Kapag kayo po ay nakapasok na dun sa beta access, magkakaroon kayo ng ganitong klase ng email. Ano? You're in. Tapos parang nang-aasar pa sila, di ba? You're in. May, nandun yung pinaka-text image nandyan. I was very fortunate with them na I didn't enrolled in the process and I was invited. You know, sabi nga niya, you're invited to Adobe Firefly. Medyo matagal na rin to. And we've been training this AI since before it was publicly released. So, I'm just going to demonstrate kung paano gumagana itong Adobe Firefly. And if you have like questions as I go along, feel free. Lagay nyo lang dyan. Sabi ni Leonel is Adobe Max. It's Adobe Max is like the conference for creatives. Gaano karami yung nandiyan? Around 16,000 people all at once nandun sa isang venue. Ganun kalaki. Gaano siya ka-extensive? Like, sino bang mga nandoon? Just to give you a concept on this. Si Chris Do. Kailan si Chris Do, right? Chris Do is like a regular man lang doon. It's not, parang hindi siya superstar doon. Parang, okay, si Chris Do. Yeah, ganun lang. Kasi ganun kalalaki yung mga creatives doon. Ganun siya. Ganun. Nagmumukhang regular lang si Chris Do doon. So, pag nandun kayo sa, ano, nandun kayo sa Adobe Max, parang sabi nga nila sa, ano, sa, sino sa inyo nanonood ng Ghost Fighter? Meron ba sino ng Ghost Fighter? Nakita nyo dito lahat ng Class S na halimaw. Ganun. Nandun na lahat ng Class S na halimaw. Si Chris Do, parang mga nasa ano lang, parang mga bago pa lang mag-Class S, mga ganun. Doon talaga sobrang halimaw mga nandoon. Kaya ako nung nakaka-starstruck talaga doon. Okay, so I'm just going to do the demonstrations. Open ko lang to. And nakita nyo, ang gulo-gulo na ng buhay ko simula nung nagkaroon ako ng... Simula nung nag-start ako ng Firefly. Pag nakita nyo yung downloads ko, like, yan. So, dami. Ito pa lang yung working ko, working pa lang yan. Meron ako dito mga case studies, like gano'ng karaming case studies ko, like yan, gano'ng karami. So about sa isang folder is like, ganyan, like yan. So may folder sa loob niyan. So I've been generating a lot of things lately, yan, sobrang dami. Yan. And it always impresses me kung paano siya nagbe-behave. I'm also doing ano ah, baka sabihin nyo, I'm just doing like Adobe Firefly lang. Way back before, I'm also doing a lot of generative AI using Midjourney, DALL-E, kung ano-ano pa. So this one is a bit game-changing for me because it don't need to be like a prompt engineer para maging bihasa dito. Like, eto. So, sige, nami mong daldali. Gawin mo lang ha. Pinagalitan sarili eh, no? So, eto. So, if you have access na, parang konyo ko naman. If you have access na, you can go to here. And as you would see here, meron, naka-login na ako dito. So, taka, litan ko lang ng konti para nakita natin lahat. Yeah, okay. As you would see here, eto lang yung available as of the moment. Hindi pa, pinakita lang nila to noong last time, pero let's move on dito sa text to image. So, pero ang dami pa ditong technologies ha. As you would see here, meron pa ditong in-painting technology, personalized results, kung pwede ka maglagay ng ano-ano pang mga variations niyan. Text to vector, kung meron gusto maglagay ng leaves, tapos mag-generate siya ng vector. Hindi raster ha, kasi raster itong ginagawa natin sa taas eh. Vector na to. And after that, pwede nyo ilagay sa Illustrator yan. Scale lang. Tapos invoice. Tapos na. Invoice na agad din. Tapos extend image. Meron na rin naman yan sa, ano, sa desktop version. Pero imagine you can do that on the web. Okay? And 3D to image, text to pattern, at kung ano-ano pang mga like mind-blowing stuff. Pero ito yung sinasabi nila. Ito yung expose sa public. Meron ba sa inyong nakarinig na nung tinatawag na ano? Teka, Margaret, naka-live ba to? Naka-live to publicly? Naka-live lang sa ano, sa... I think naka-stream siya sa YouTube.
Pero walang naka-notify doon. Pwede Okay. naman natin i-unlist if you want. Sige. Hindi, ano lang ako, baka kasi baka may bigla akong ipakita tapos naka-broadcast publicly. Wala baka naman, walang na naka-notify okay. doon. I mean, nini-stream lang natin para diretso na siya doon. okay. Sige, sige. Pero walang Okay. naka-notify doon. Sige, para ano, para aware lang ako kasi baka bigla akong tawag doon, mag in the zone mode bigla akong okay. Bali, edit na lang natin in case. Sige. Sige. Ayan. So ito, meron na bang nakapag-try sa inyo nito? Labs.adobe.com. Ayan. Actually dito, this is the birthplace of all that you would see on like Project Firefly at kung ano-ano. Nandito lahat ng projects sa loob ng Adobe. Ito, I have access to this, like AI-powered video editing on the web. It's totally wicked. Sobrang ano, nakakatakot. Itong Project Stardust, napansin niyo yan? Project Stardust, create whatever you imagine. Napansin niyo? Create whatever you imagine. Di ba parang, ito yon. So, it starts from the labs itself and then after this one is going to be approved, pumunta siya sa mga kung ano-ano mga technologies na nandito. Diba? Text to image, actually this one is Project Stardust. Siya yan. Project Shasta, it's what we call Adobe Podcast. So, meron na rin silang ganyang klase ng, ano, ng AI. Project All of Me, this is underlying technology ng Project Stardust. Artistic scenes, kung ano-ano pa. Ang dami niyan, as in sobrang dami. Like, if you check on more projects, like, sobrang, wow. You would see. And you can also, like, request access for this. Meron mag-screen naman yan eh. So, marami pa. Throughout the years, ito yung nagiging parang central repository ng lahat ng meron na technology ng lalabas and much, much more. Okay. So, let's go straight to text to image. Let's click on generate. And as you would see, meron tayo mga examples dito. You would see that pwede kayo mag-click lang dito ng kahit anong gusto nyong gawin. For example, let's say you want to create something like this. I know, Margaret, you love cats. And I'm just going to go back here and because I'm also a sucker for cats. Like, yan, di ba? So, you can definitely do this, like ideate more. You can even like, let's say, baguhin ko yung aspect ratio. Kung gusto kong gawing wallpaper yan sa, ano, sa desktop ko, pwede kong gawin niya like widescreen. And then, gaano kabilis yung generation nito, depende sa internet connection nyo. So, as you would see here, this has a like digital art prompt na. And as you would see, tingnan nyo, ganyan siya kabilis mag-create. Okay, so ito, ang ganda na nito, di ba? So, pwede namang ano, cat like ano bang mythical creature ang favorite niyo? Dragon, for example, di ba? Dinosaur, sabi nga ni ano, sabi nga ni Peppa Pig. Ay, yung kapatid ni Peppa Pig pala 'yun. Ayan. Ang bilis. You have like content type, pwedeng siyang photorealistic, pero actually ito astig to, di ba? Pero mamaya na 'yan. Ayun na naman ako eh, baka mamaya umabot na ako ng alas 4, nandito pa rin ako sa ano Firefly. Kita niyo dyan. Pwede yun yung photorealistic, as you would see here. Pag-click ko ng photo, meron ba magtatanong, saan ba kinukuha nila yung training data nito, yung image nito? Ito po ay galing sa Adobe Stock and also public domain. Alam naman natin, pag sinabing public domain, you can definitely use it. Diba? So as you would see, ano, kita nyo, it's photorealistic yung cat. You can switch from photo, graphic, or even art style dito, or art type. Subukan natin mag-graphic naman tayo. And it's fairly responsive with ang Sir, nawala yung audio mo. Sir, nawala yung audio mo. Akala ko ako lang. Nawala yung audio ko, no? Ah, yeah. Nawala you're ko. Back. Yeah, you're back now. Yan. Sandali. Mag-delete lang ako ng audio.
Ayan. Magkoconnect lang siya. Nawala ka, sir. I think magkoconnect siya. Ipapantomime natin si sir. Sandali lang ha. Nakainit kasi dito sa Pilipinas ngayon. Sandali. Teka, teka. Ito. Ayan. I'm kidding. Ayan. All right. Yeah, okay. Let's go. Kaya pala kanina nag-joke na ako tungkol dito sa cat. Parang walang tumatawa. Sabi ko, lugi ako dun ha. Kanina sabi ko, ulitin ko yung joke. Tingnan mo, di ba? Sir. Go. Sige. Ang galing nung ano, ang galing ng pagkakagawa nung ano nung asset na to, di ba? Pwede mo i-click 'yan, di ba? Tapos para maging mabait sa yung pusa, kailangan mo ipat yung kanyang ulo, di ba? So at least may naka-relate dun sa joke ko. Ayan. As you would see, di ba? Ang galing, di ba? And kunyari naisip mo, you want to download this already, pwede nyo i-click yung download, or kung gusto nyo gawin siya na gusto mo pa mag-ideate based from this, you can click on show similar. Ayan. So click natin yan, show similar. Lahat ng ginawa mo doon on this this generation, magkikreate pa siya ng iba pang mga iteratives niya. I feel so academically speaking. Iteratives mga ganyan. As you would see here, pwede rin kayong mag-create ng reference image. For example, let's click on this. Oh, this one looks very cool. Kaya gusto kong gawing reference to. Click natin to. Makikita nyo, pwede rin kayong mag-submit ng inyong mga creations. Yeah, submit to Firefly Gallery para ma-feature yung inyong ginawa. Or, you can use as reference image. Pag-click ko nyan, nakita nyo sa gilid, lumabas dito yung reference image. So, mag-generate uli siya based from this. And you can swerve from left to right kung anong klase ng prompt. Or, malapit ba siya dun sa reference image o dun sa prompt mismo na ginawa mo. As you would see, tingnan nyo, based from this, pwede akong mamili na, uy, mas astig pala to. Diba? Diba? Or parang, mas gusto ko to. Parang hindi siya masyadong astig, pero tama lang. As in, yan. Click ko yan, tapos, diba? I can like easily download this already. Okay? Yan. So, ang tanong, ano ba yung lumalabas ditong applying content credentials? So, anong meron dyan? Ito po is a way for you to make a thumbprint or a metadata na ito ay ginawa ng generative AI. Like a machine has did this. Para i-protect din yung mga kliyente natin nagsasabing, ano, syempre minsan yung iba gagamit ng generative AI na ano. Pag chinek nyo yung metadata niyan, talabas dyan na ang nag-create nito is Adobe Firefly. So, walang may-ari nito actually. Walang may-ari talaga nito. Okay? Ano na ka-ISP bulat sa... Yung lang nabasa yung ISP bulat. Okay. Ayan. So, as you would see, ayan, ang dami nyong options dito and you can like go crazy on this. For example, ako mahilig ako sa ano, meron naka mahilig ako mag ano like I have like lots and lots of prompts. Meron ako ibibigay sa inyo example. Kunyari balik tayo dito sa text to image, 'di ba? Wala man magtatanong anong kaibahan ng pag-refresh kaysa dun sa generate to image. Pag nag-generate ka, it's also similar pero a new set of things will happen. Pag nag-refresh ka, yung buong system yung mag-refresh. Okay, so babalik muna ako dito para ma-refresh ko siya. And pwede nyo i-type lang dito agad. Okay? So nakalagay dito English only. Pero actually, yung mga Japanese pwede mag-type dito eh. So ano lang yun, fun fact. Eto, meron ako dito. Speaking of Japanese, pag-click natin yung generate, tinype ko lang dito yung samurai in the style of Okiyo-e in ocean background detail sky. For reference, Okiyo-e is a type of art style. Parang mga ano 1500s or 1600s. So let's take a look. Let's click on this. Sumisigaw ang art nerd sa akin. Art nerd. Kasi mahilig ako sa ano. Ayan. Wow, 'di ba? As you would see, pwede ako magbago uli dito ng isip. Parang nung ano, pag nagbago ka ng isip, 'di ba? Pag kala mo siya na, tapos nag-walk ka na sa aisle, pero back out ka bigla. Ganun. As you would see, ito 'yan. Ang dami kong hugot, ano? Ayan, pag-click natin to, ano, di ba, ang galing. This is based from the art styling, Okiyo. Okiyo-e, sorry, Okiyo-e. And minana niya yon as you would see dun sa prompt, background niya is sea, tapos detail yung sky. Ang tanong, lahat ba ng prompts is gugustuhin niya o kukunin niya? Hindi. Hindi lahat ng prompts ay... makukuha nyo. May ibang prompts na hindi tatama, depende sa guidelines na sinet ng training model kasi may mga language sila na hindi tinatanggap, di ba? So hindi lahat ng prompts nyo, again, ay makukuha. Parang katulad ng wishlist mo sa buhay, may mga bagay ka na hindi nakukuha.
Okay. As you would see here. Yan, and ang dami ditong art styles na pwede nyo makuha. As you would see, click natin yung all. If you want to make a variation nito, let's say, gusto nyo steampunk yung ano yung ginagawa natin, idagdag nyo lang siya. Meron mga magtatanong, paano pag tinype ko mismo steampunk dito sa ating prompt? Yes, papasok siya dito. Pasok siya dito. For example, tanggalin ko to. Tapos, kung hindi ako marunong mag-spelling ng steampunk, mali yan. So, as you would see, click ko yan. Oh, di ba pumasok siya sa ilalim dito? Okay. Click natin yan, hintayin natin siya mag-generate. And tignan natin yung mga styles. Meron tayong synthwave, vaporwave, fantasy, ano. Ulitin natin dahil sa hindi yata niya nakuha yung steampunk natin na look. Refresh lang natin. May time talaga hindi to, di talaga gumagana yan. So, click natin yung refresh. And kita nyo, ang dami dito. Like, yan, sobrang dami. Nasa movements pa lang tayo. Pag-click natin sa all, as you would see, sobrang dami. May mga themes tayo like cubism, stamp, vector look, graffiti. Uy, ang ganda nito ah. Grabe. Click ko nga to. Download ko. Ayun na naman ako. Nag-impulsive na naman eh. Yan. Galing. Tapos gagawin ko reference material niya mamaya. Ayan. Tapos digital art. Mm-hmm. Pwede nyo maglagay. Wireframe or even like, ako gustong-gusto ko to doodle. Actually, yan. Click natin doodle. Yan. So, ang dami yun ang pwede ma-develop. Ang gustong-gusto ko dito is that when you merge your like art history styles, the like yung history mo, yung alam mo sa history, you can definitely like create like boundless possibilities using the techniques of the masters before you. Like, meron ba kayong kilala mga masters before you? Like si Salvador Dali, Gustave Doré, the Trinity of Renaissance period. Like, I can go on. Like, sorry, I can go on. Madami kayong pwede maging influences. And when you like do a mix media of all of these styles and influences, you can definitely create your own. Like I can never imagine doing this in Photoshop. Like even in Illustrator. Like, never. Diba? Ulitin ko ulit, ang ganda eh. Diba? Wow. And kahit naman hindi mo siya gamitin as actual piece of commercial work, you can get inspired with this and you can draw this, di ba? It's a matter of keeping your references like very like private for you. Di ba? Alam naman natin, meron tayong mga references na hindi natin nilalabas in public. Umamin, di ba? May mga ganyan tayo eh, di ba? So it's just a matter of, you know, showmanship and also like what type of things that you can share. Ayan, di ba? Ang galing. Let's go back here and sabi nga nung mga nakasama dun sa beta process, this looks like hours and hours of fun. Like, yung ibang mga kilala kong photographers, designers na naka-access nito, ilang araw, nagkakaroon kami ng mga usapang ano lang. Parang, uy, I did this. And wow, as in, it's very liberating and also very empowering. Okay? Isang example nito is a post that I did, like, ito. Teka, may nangungulit sa akin. Mag-tech run ba tayo? Sabi ito. I did this on Twitter, which I never imagined that would like happen. Mapakita ko lang din. Ito. Ay, nasa na? Ayun. Yan. Which is not, ano, I did this piece like 2 days ago. And, ang nakakatuwa, nung pinost ko yan, napansin yan ng actual Adobe Firefly team. Tapos pinost nila on Twitter. And another one would be this. Yan. Eno. Actually, nire-retweet nila lahat ng ginagawa ko ngayon. Yan, the face of fear. Tulad nito. Yan, parang pag wala ka ng sweldo, tapos ano na lang. Di ba ganyan? Ganyan itsura natin pag walang sweldo eh. Tapos ito, nilalagyan ko lang ng humor. Ah, okay. As you would see here, ito, yan. Ito, may caption ako dito eh. Sabi ko dito sa kapag Twitter kasi, medyo, ano ko, medyo, alam mo, serious, di ba? Scopophobia. Oh, di ba? Maganda yung title. Pero pag tinignan nyo sa Facebook ko na page, ang nakalagay doon sa Facebook page ko is, ano ba yung nakalagay doon? Nakalimutan ko na eh. Pero nakakatawa rin siya. Click natin. Ito, ayan o. Yung 2 days, na, 2 days pa lang ang huling sahod, ubus na ang pera mo. Or ito pa, sa comments, as in, tontuwa sila yung iba dyan. So, I just want to poke fun on some things. And it's been so many, like, great things that's happened in Firefly.
Okay, so balik muna tayo sa Firefly and nag-segue na naman ako kasi kinukulit ako ni Aisa, sabi niya mag-tech run daw kami. Okay, balik tayo dito sa ano. May mga questions ba? Questions, clarifications, suggestions, violent reactions? Wala naman, okay naman. Later na sir, later. Baka later may na. Ano sila. I'm pretty sure may mga tatanungin ito. Madaming designers dito sure. Eh. Okay. So balik tayo dito and as you would see it's very powerful and eto meron siya mga ano dito mga settings dito na parang pre-designed na let's say color and tone. Meron kayo makikita dito. Like lighting, anong klaseng lighting? For example, gusto natin dramatic yung lighting, you can definitely do so. Let's say gusto natin close up, you can do that. Only difference is that before if you're using like Midjourney, DALL-E at kung ano-ano pa like Leonardo AI kung ano-ano pa. You have to really like type it, di ba? Kailangan mo i-type, tapos kailangan alam mo kung ano yung tina-type mo dyan, di ba? Dito, it makes like creating more playful, but you can be very, like very detailed, as you would see here. So in a nutshell, it's for beginners and also for advanced users of using these prompts. So yan, kita nyo, dramatic lighting, close up, yan o, di ba? Ba, nagbago na agad. Tingnan mo, it's the same one, pero nagbago yung lighting niya, di ba? Imagine, using this technology, babaguhin ko lang yan. Kunyari, gusto ko naman, iba naman. Let's say, low lighting, di ba? I-click close up. Nakita ko yung close up eh. Magbabago na yung lighting. Ganun siya ka-predictable. And also unpredictable at that sense. O, di ba? Yun. Okay, so ayan, masyado akong parang mamaya ka pa kailangan mo ma-hype. 4 o'clock, okay? Okay, so balik tayo dito. The next one is if you want to create text effects. So click natin yung text effects and again, it will give you like a lot of possibilities. Let's say hanap tayo dito. Anong request nyo? Meron ba kayong request? Anong klaseng like materials na pwede nating ilagay? Meron kayong request? Mr. Leo daw, sir. May request siya. Ah, sige po. Ano po yun? Hindi na sana yun sa image. Pero for text effect, ano bang need bag text effect? Actually, pwede kayong... thank you for the ano. Pwede kayong maglagay dito as descriptive as you want. For example, bigyan na lang ako ng demo. Let's say, para magkaroon tayo ng context. Kunyari, Jaws, di ba? Jaws. Pwede kayong maglagay dito, sharks... and sharp teeth. Generate tayo. So, mag-describe lang kayo kung anong gusto nyong ilagay doon. As long as, kita nyo? Like, wow. Diba? And then, it offers you a lot of like effects na pre-made na or you can like make it loose. Click natin nung loose. Para mas marami siyang parang kung ano-ano pang nasa gilid niya. Like ornaments or ang tawag doon? Swirls. Tawag nila sa ano sa typography. Ano? Di ba? Okay. Yan. Tapos, pwede ka mamili ng font. Meron silang mga predefined dito ng mga fonts. Pero hopefully, madagdagan. Or, I haven't figured out yung cheat code. May cheat code talaga yun. No? Cheat code para magbago ng font. Let's say, for example, gusto mo roboto. Wala namang roboto dito, di ba? Diba? Meron kasing para mga prompts eh. Tuturo ko sa inyo isang mga cheat code ito. Nasaan ba yung aking ano? Pwede niyo baguhin yung ito, yung like outline, 'di ba? Nakalagay dito loose. Pwede niyo baguhin ito using the prompt like may konting programming na to, 'di ba? You can use the prompt called teka. My RAM is like lagging. Ayan. Okay. Outline. Hindi ba ako marunong mag-type? Outline dash strength. May mga ganyang cheat code sa loob ng ano. Marunong ba ako mag-type, di ba? Wait lang. I forgot the actual like script for this yan. Outline slash strength equals like may variables kasi pwede kayong maglagay dito ng 1 to 100. 1 is, imagine sa susunod ng mga iterations ito, magkakaroon dito ng parang slider. Gusto mo bang marami o konti? Pero actually, baliktad yung slider. Pag ginawa mong 1 ito, tingin nyo kung ano mangyayari. Pag click ko ng generate,
mas marami siyang swirls na lalabas dito. Wait lang, hintay lang natin. Yan. Ayun lang, mag-generate siya dito. It will be all over the place. Magkakaroon siya ng parang hanggang dito sa pinakataas. Kasi nga, ginawa natin, ayun o, mas marami siyang nandito sa gilid. Okay? Pero pag ginawa ko siyang 100, ayun, ang dami, di ba? Napansin nyo, ang dami. Or pwede natin gawing tight, pero yung outline strength niya 1, which is an indicator na mas marami kayong lalabas dito ng ornaments. Oh, ayun, nasunod siya eh. Siya yung nasunod eh. Ayan. Okay? Pwede nyo ilagay yan dyan. Yan yung mga pwede natin gawin. And you can also like use this as, submit this to the Firefly gallery. And ito yung tuwan-tuwa ako. You can definitely like train the AI if you like this. For example, gusto kong i-like to. Ibig sabihin yan, you're giving them feedback kung ano, kung gaano ba kaganda to. Tama ba yung prompt? High quality ba yung lumabas? Great for inspiration? Or does it exceed your expectation? Impressive ba siya? So pwede mong lagay dito, this looks nice. Nice. Napaka-generic nung sinabi ko. Huwag na nga. Ang pangit eh. Submit feedback. Yan, pwede. Ha? And using these text effects, pwede pa kayong mag-generate ng kung ano-ano pa. Let's say, pag dinownload nyo to, this will be on PNG. So, yung PNG na yan, pwede nyo ilagay sa Photoshop, pwede nyo ilagay sa Illustrator. Pero, mind you, this is not for commercial use pa. So, yun yung isa mga hindi natin pwedeng gawin as of the moment. Okay. Pwede rin kayo magbago ng text color as you would see here. Pwede nyo baguhin yan. Background color, gusto nyo walang background color, pwede nyo gawin. Yan. Gusto nyo transparent lang talaga siya. Gusto nyo white, black. Yan pala yung mga options natin as of the moment. So, yan. Pwede nyo baguhin yan. Okay. Kunyari, red. Ano pa bang pwede natin baguhin dito? Red slime. Di ba? For example, red slime. Actually, may technology nito dati na kukuha na mo lang ng camera yung font. Automatically, mag-generate siya ng font para sa'yo. It's a mobile app na ginawa nila at dinemo nila before, like mga 2017. Ngayon lang to naging in fruition, like in full format. So, yan. Diba? Ang galing, no? Red slime. Kung ano-ano pa. Okay. Ano pa bang mga... and lots of, like, things that you can do. Yung ginawa nyo dito, pwede nyo lagay sa Photoshop, gawa kayo ng composites. No problem. Okay. Isang oras na pala ako nagtotalk. Ang bilis ng oras, no? Okay. Idagdag ko pa. Pag-click nyo ng mga text effects natin, you can definitely check yung kanyang authenticity using this. Nakalagay dyan, no? Content credentials. So, Adobe is very vigilant on this. Sa Photoshop, meron tayong tinatawag na content authenticity panel para ma-check na kung yung isang image ay AI generated, malalaman dun sa website o dun sa tool na yon. So nagbabantay din sila. Although I have to admit na merong mga time na alam niyo yung mga nasa Adobe stock, mga contributors, nagpapadala sila ng mga Midjourney na images na nakakalusot sa Adobe stock. Totoo, nangyayari yon. I am not going to like shade this for Adobe's sake o sabi mo na because you're doing this for Adobe. Hindi. I want this to be very transparent. Nagkakamali din si Adobe stock. Kahit na meron siyang rigorous process, syempre nakakalusot pa rin yung mga ganyang bagay, which is understandable dahil humans, like, duh. Kahit nga machines eh. Okay. And baka may magtatanong, pwede ba ako mag-generate dito ng mga kamay? Diba? Yung isa lagi sinasabi nila eh. Can I generate hands on this? So, pwede tayo maglagay dito. Hands on a spa? Space? Spa product photoshoot. Diba? Hindi pa rin siya ganun ka-perfect. Like, meron pa rin siya mga problema pa rin. Recently, na-check ko, pati gitara, hindi niya nagagawa ng tama. Pero may mga time, tumatama siya. Ayan. So, eto, mali. Kita nyo naman dito, di ba? So, eto, medyo mahaba yung daliri niya. Pero, pwede kayong magbigay dito ng like suggestions. So, hindi tama to. Poor quality, distorted results, prompts. So, tama naman yung prompts. Fix the... Okay, ako mag-swear. Fix that. Please. Ayan, click natin yung... Ayan.
isa pa, kunwari, lagay ako dito, musician in guitar, half body in busy concert background, low lighting. Nakita nyo, nag-trigger na yung aking pagiging prompt, light, low lighting in, tawag doon, in the style of, sino bang artist na maganda? Si Gustav Dore. German, pinagsama ko, di ba? Gustav Dore and saka German expressionism. Hindi magulo mag-spelling. Sige. Huwag na yun na lang. Pinagkatawanan ko sarili ko. Click natin generate. As you would see here, mag-generate siya ng ganyang klase ng ano, ng prompts. Di ba? So, pwede natin baguhin yan in photo. And you can definitely tweak a lot of this. So, ang tanong, sinasabi nila, will this take over like the possibilities of designers creating like stuff? Yeah, there's a possibility, but I won't be saying na lahat na ng designers ganito na, 'di ba? Hindi. Much like everything in life, hindi naman full adaption lahat ito eh. Okay? So, yan, yun yung mga possibilities natin. So, I think that's all for now. I would like to give more, pero for the sake of time, may nangungulit na sa akin. Ito, ang ganda nito. Grabe. Okay, Margaret, I think we're good. All right, yeah. All right, so thank you so much sa Pati Kim, sir, sa Firefly. And then, guys, as Sir Roland said kanina, is you can actually go to firefly.adobe.com and request access, right, sir, for the beta? Yes. Because currently it is in beta, but you can still play around with it. I think most ng mga design and creative na AI is still in beta eh. Oo. Yes. Even if kahit yung ngayon na ginagamit ko na AI presentation tool is still in beta. Ganun. So, yes, we are now actually open, guys, for questions or comments. Okay, sir, if meron kayo, yes, totoo, kulang daw ang 5 hours kay Sir Roland. Totoo yan. Next time, sir, haba-habaan natin. Pero, sige. So, ako, may gusto lang akong i-share, actually, while, kasi, quick background, hindi ako designer, ano? So, I'm just the owner of Artel and Design, pero hindi ako designer. I am actually a writer and marketing strategist by, ano, yun yung aking, ano, yung aking skill, kumbaga. But, yes, from time to time, kailangan ko makipag-usap sa mga designers, kaya I'm interested to know all these things then. So, ang isang parang nakuha ko sa presentation as a non-designer, actually, nakita ko na sasabihin nyo na, ay, tapos na, kinuha na pala mga trabaho namin. Talagang sinabi ni Sir kanina, actually guys, if you're actually an illustrator or you're parang manual, you're a drawing an artist, gumagawa ka ng mga charcoal, whatever, you can definitely use this as a reference lang eh. Diba? Or even reference to any projects in Mancoreo. If you're doing brand identity, mga ganun. So, or you're creating a package sa isang product, like for example, a sportswear, sports attire, or yung mga ano ba, restaurants or whatever, you can reference the images na generate nyo. And ang kagandahan na nakita ko sa Adobe compared to others is, number one is yung resolution talaga, like super, super high siya. Yung lumalabas na resolution niya. The next is, ang napansin ko sa kanya, sir, is parang designer talaga siya, sir. Kasi bakit? Hindi mo kailangan masyado ng prompts. Yes. So, hindi siya for the writers. Yung writers, kasi magaling sila dun eh sa words. Mm-hmm. Like ChatGPT, you really need to like feed them a lot of like things, di ba? Para makuha mo talaga yung gusto mo. Well, in fact, yung Firefly is pang designer talaga siya. Ang kagandahan nakita ko, yung mga prompts parang naka-embed na dun eh. Nilagyan na nila ng loose, ng tight, ng everything. Para siyang visual development yung nangyayari, sir. Ganito yung gusto mo makita. Click mo to yung options. Yun yung prompt eh. In-embed na nila inside the Firefly. So, konti na lang yung sasabihin mo. Diba? If ikaw ay isang a man of a few words, diba, tulad ni Ed,
konti lang yung sasabihin niya. So, titulungan na rin siya ng Firefly kasi nandun na yung ibang filtered. Yun ang napansin ko ha, yes. Compared to others. Like, yun yung parang one main advantage na napansin ko sa kanila. So, yun lang yung comment ko. Kung may mga questions yung iba, guys, you can raise your questions now. I'm pretty sure may mga questions ng mga designers dito. Parang kanina pa gusto ni Leo magtanong. Yes, sure, sure. Sana ako. Gana po katagal bago ma-approve yung request. Naiinip na. I think nag-request ako like weeks ago yata. Ah. And then nag-request ulit ako today. May ano ba siya? May effect ba kung ang ginagamit mong account is newly made or account mo na talaga or you have a subscription on Adobe? Okay. Ito ano ko lang to parang insider know-how ko lang. The first week 5,000 yung binigyan ng ano ng access. First week mail. Oo. And actually manual yung tinitingnan ng ano ng product management team. And also they're checking on the background ng mga nag-apply. Ganun siya ka rigorous. Yung iba, alam mo ginagawa nila? Pupunta sila sa LinkedIn, tapos isustock nila si, ano pangalan nun? Kalimutan ko yung pangalan niya. Si, parang Hello. Bennett yung pangalan niya. Hindi, yung PM mismo ng, ano, ng AI machine learning, ano. Oh, okay. Tapos, papakita nila yung mga gawa nila. Sabi, may isa ako nakita, ganito. Sabi niya, I've been doing Adobe stuff for 20 years and I hope I could get access to Adobe Firefly. Tapos, nakita nung taga LinkedIn, sa LinkedIn transaction nila, parang sige, bigyan ka ng access. Tinitignan din nila kung ano yung capacity nyo in terms of like, yung design direction, background, tinitignan nila yun eh. O baka nirarun na nila sa AI nila, kung sino to. Sino pa to? Hindi natin masabi, di ba? Okay. Sige lang, Leo, mag-stock tayo na mag-stock. Diba? Stock mo lahat doon. Yeah, kasi nga, hindi pa naman talaga build yung, let's say, online presence ko as graphic designer. Because I'm working in the corporate with a lot of NDAs. Kaya hindi ko talaga na-upload yung works. So, ramdam kita. Ramdam kita yes. Doon sa NDA. And ginamit ko na yung, ano, yung account ko with subscription from Adobe. So I'm not sure if mas mabilis ba siya. Or, ewan, I'll still wait if ma-approve siya. Ay, hindi siya mag-effect. Okay. Hindi. Patience is not a factor. It's not a factor, actually. Hindi siya lumabas dun sa subscription, hindi pala talaga siya lalabas. Nawala na naman si sir. Ayun. Yan, connecting. Okay. Zoom lang talaga ako nagkakaroon ng problema pag ganyan. Stream niya din din. Ayun. May question pa ba? Questions pa? Yeah, any questions, guys? Ako may question ako, sir. Hindi ko ata na-catch kanina yung sinabi mo. Sure, no, si Felix na lang muna. Felix, may question siya. Felix, go ahead. Pwede ba ang isang batang katulad ko sa ganito? Ay, pwedeng pwede. No, just kidding. Hindi ba maapektuhan yung ano, yung for example, we're doing a contract. Yung value price na na i-ask natin kay client. Kasi pag lumabas to, itong mga AI kasi parang naka-broadcast siya na madali na lang. So, I'm thinking baka kasi isipin ng mga clients natin na total madali lang naman. So, you cannot give yung rate mo talaga na. So, what do you think about that, sir? Ako ang point ko diyan is actually it has been happening ever since, di ba? Meron naman tayong mga techniques na ginagawa sa ating mga desktop applications. Pero to answer that, kaya sila nagkaroon ng content authenticity like dashboard or initiative. Kasi for example, ito, meron ako ditong design, let's say sabihin ko ito design ko to, di ba? So what we can do is that meron silang ginagawang system on which kapag gumawa ka ng isang art, parang mas maganda yung ano, mas malaki yung value niya kung talagang ginawa mo siya in terms of like manual. 'Di ba? Parang magkakaroon na lang tayo ng usapan with the client na hindi yan ginawa ng AI. I can definitely like give you the actual like
yung pinaka content panel para doon. Yung actual proof, the actual proof na this one is generated by not an AI. Okay? Pwede niyo gawin yan sa AI, pero I think you can definitely like do it, or you can like it would suffice, or kaya siyang gawin. Pero if you want to be very detailed on such things that you want to be executed, manual is the way to go pa rin. Ayun. Satisfied ka ba dun, Felix? Nasa bagay, nasa Felix? Ano ko eh, nasa web na kasi ako. Mm-hmm. So I started kasi na designer din before. So syempre, iniisip ko rin yung mga kapwa ko, designers. Mm-hmm. So ngayong beta siya, baka naman paglabas niya for commercial, bibigyan din siya ng mataas na price. So pag magpapagawa sa AI, actually, yeah. Actually, ganito yan. Ano ba to? Off the record ba to? pwede natin i-off. Gusto mo? Sinabi naman, nagbigay na rin naman sila ng hint on this. Yung i-generate nyo dito would be also monetized in the future. So mag-create sila ng system para i-monetize yung ginawa nyo dito. You can also have like... Yo, meron silang monitor. Yo, kung magsabi ng ano, dudulas ako eh. Like ano lang, looking at it, if the images na kino-combine using the AI are from Adobe stock, which is not totally free. So they would really use photos for commercial use. So paid din sila. So maybe it will depend on anong images ang gene-generate and anong target or anong purpose siya gagamitin. So I think that would be a wide range of, let's say, subscription or a per image pricing. But we will watch out for that, definitely. Yeah. I think it's okay. Coming. Probably, baka magkaroon ng subscription for like generating this. Yan ito masabi. Diba? Hindi pa pwedeng sabihin. My lips are closed. Kasi isipin nyo, Adobe stock is subscription din, 'di ba? May babayaran kayo like ilang images yung kailangan yung bayaran. Yes. Yeah. So it's you have to understand also that yung ginagawa na ng Firefly ngayon, when you're clicking on the refresh button, this cost them like a lot of money, yes. 'Di ba? So they are like enticing you to have this. Like, alam niyo naman, may processing power dito. So, alam niyo naman, when it's business, meron talagang cost yan. Ayan. From a graphic designer standpoint. Yun lang ang pwede ko masabi ngayon. Kasi from a graphic designer standpoint, from Sir Felix's question, syempre kung magsasabi sila na dahil ginawa mo yan sa AI, but definitely, like, may existing AIs na, let's say, AI, pwede mo nang gamitin yung AI dyan. But I do have subscriptions on AI, which is paid as well. So hindi mo masabing magbabayad ka ba ng copywriter for a copyright or magpapa-generate ka ng copyright from AI, which has subscriptions as well. So parang same lang din naman siya. So yes. Mas kanino ka ba mas magtitiwala sa copywriter mo na makakausap mo or dun sa AI na mag-generate lang ng image or ng copyright for that. So parang I think this won't affect yung ano natin eh, yung client value, yung value pricing and the value pricing. Kasi ganun din, parang equal lang siya. Nara sa atin ako pala siya. May question ako dyan input ako as a marketer. So tama naman si ano, tama si Leo. Isa mong titingnan siguro, Felix, is ganito yan eh. Yung tama yung sinabi ni Sir kanina na mas nagkakaroon actually ng value pag it's a manual, like human-generated art, diba? Which is alam naman natin, kasi parang manual, mas ginawa siya through arts and skills, inherent. So pwedeng may market differentiation yan eh, over ay ginawa siya ng AI. So that's a valid point naman. But then again, if as a standpoint of like selling your services as a designer, siguro titingnan mo siya as sabihin kasi ng client mo, ay,
Nag-generate naman yun ng AI, but ang mahal pa rin ng ano mo sa akin, ng singil mo. Bawasan mo na yung half kasi gagawin mo lang naman yun sa Firefly. Parang ganun. So, I think ang gagawin mo siyan, as ako as a marketer ha, I don't know with you guys, but as a marketer, ang gagawin ko sa kanya, I'm still gonna offer the same price kung paano ako magpa-price no, dati. But what I'm going to do is to add a value, added ano, something dun sa service ko. Okay? So, pwede ko sabihin, oh, sige, ganito, bibigay kayo, sige, lilibrihin kita ng isang taho. No, I'm kidding. But, you get the point. So, may value-added ka na service na idadagdag doon para maging validated pa rin yung pricing mo. Kasi ang mangyayari dyan, kung ibababaan mo just because there are AI tools, na i-invalidate yung skill mo as a freelancer. And at the same time, yung AI kasi, hindi yan gagana pag wala ka. Nakita naman natin, kaya lumalabas ng magandang prompts, I mean, magandang results, dahil sa may maganda yung mas pinagsasabi ni sir. Kahit mali-mali yung spelling. Diba? So, diba? So, like to din sinasabi ko, AI plus freelancers equals freelancers on steroids eh. So, titingnan natin siya on a positive light, hindi siya on a negative na kukunin ng trabaho natin, babawasan ng pera natin. So, kung ako lang, kung ibebenta ang service ko na gumagamit ako ng AI, dadagdagan ko siya ng value-added benefits para mas mabenta ko siya ng matino. Yun lang sa akin, eh. Oo. What do you think, sir? I just want to add this. When you build relationship with your clients, it's not something that AI can, like, take away from you, di ba? When I was doing like support for Adobe Creative Cloud here, parang people are chatting with me like we're building a relationship with them. So human-human interactions. I think that would be something that you could offer na a machine cannot. Yeah, you can definitely talk to ChatGPT all day, pero iba pa rin yung may kausap kang tao eh, actually. Diba? Yes. Nandito pala si Jem. Sorry. Jem, hi Jem. Nandiyan siya sa chat. So, hi Miss Jem. Welcome. Taga-yes lang ako hi, dito. Ang gagaling eh. Ayun. So, ibangan niyo yan mamaya. Nandiyan siya. Sige. Naalala ko din yung sinabi niya. Go Leo. Sige, go. Naalala ko yung sinabi niya na parang your value depends on parang on the location where you are. Parang I've been into a model aircraft manufacturing parang job na ang ginagawa nila handmade model aircrafts from wood, hand painted, hand carved, hand lahat, and mas mataas ang value niya kaysa sa mga 3D printed aircrafts. Mm-hmm. Kasi yung market niya is nagva-value ng authentic artisan aircraft. Parang ganon, handmade, hand-painted, pero as is na kung ano yung sinakyan ng mga military, ng Navy, ng war, is yun yung the same print, the same decals, the same pilot names, and mas mataas yung value niya. So parang doon sa authenticity or sa, parang magkakaroon na ng demand dahil may AI na. So in the future, magkakaroon ng demand sa authentic artist. Parang ano to, gawang AI ba to? Mas mura ba to or mas mahal to? If you're a graphic designer, graphic artist, na you have your own art style and you have your own authentic touch, human touch dun sa artwork mo, that would mean like more value, I think, than the 3D printed or AI generated images. Yes. Just my thought. I can definitely relate to that. Isipin natin, throughout the years na meron tayong automations or meron tayong like mga techniques sa Photoshop ng ganyan-ganyan, magkano pa rin ba ang Mona Lisa na painting ngayon? Never drop. Diba? Diba? So, it's a matter of perspective kung sino yung isa-serve natin at kung iba-value nila yung pinaka-output. Diba? Kunyari, kung ako, dala-dala ko yung Mona Lisa dito, tapos papakita ko yun sa kapatid ko, bakit tapon lang niya yun? Sabi niya, pero if you go to a art parang curator, sabi niyo, saan mo nakuha to, 'di ba? So parang ang mahal-mahal niyan, parang ano yan eh. You have to also find, kanina nung binanggit ko, you have to find people who will appreciate you. And doon ka magbenta.
Diba? Felix, so, ang gawin mo, pag sinabi ng client sa'yo na, uy, kaya naman niya i-generate ng AI, ah. Bakit ganyan yung version mo sa akin? Sabihin mo sa kanya. Ikaw kaya gumawa. Sabay ko. Hindi. Yeah, realizing lang yung kanina. Rinig ba ako? Hindi mo hilo yung... Yes. Na-realize ko lang kanina. Sabihin, bago kasi medyo late niya ako, sabi ko kay Miss Margaret, kasi galing ako sa interview doon sa isang company. I'm just parang na-realize ko lang right now na para tayong nasa war. Kasi merong iba, okay sila sa mga generated something. So, they hired me as a senior web developer. Pero gusto nila ibalik yung code. They don't want yung ano. Sa akin kasi, when I've stepped in dito sa freelancing as a web designer, web developer, I was expecting na magko-code ako. But for 4 years, and gusto ng mga client, parang gusto niya, easy na lang eh. Parang may builder na something drag and drop. May mga advocate naman ng ganun. Mm-hmm. Pero itong mga kumukuha naman sa akin right now, gusto naman nila ibalik through code naman yung ano. Sabi ko, para tayo nasa gera ngayon, hindi ko alam kung saan ko lalagay sarili ko. Basta kumikita ng malaki, okay na. Kung sino mas malaki. Actually, oo, maganda yung point mo, Felix, tungkol sa ano, basta kumikita about that. Ako, ganun din yung standpoint ko. Usually, I've been experiencing like people who saying, alam mo lang naman, Adobe, ganyan-ganyan. Ang perspective ko dyan is, I think you should also, number one, we do not bash one side from another fence. But for example, nandun ka sa coder, hardcore coder ka, 5 araw kang hindi naliligo, tapos, joke lang yun. Yung parang, tapos sabi mo, ano yan, automated lang yung ginagawa mo, walang kwenta yan. Hindi, tigilan natin yung ganun. Totoo lang, tigilan natin yun. It doesn't like give us like advantage over another. And siguro mas maganda, let's think of the duality of things. Like, okay, alam ko to, alam ko rin to. So we could understand each other. Diba? Parang, alam ko rin to. Edi, mas maganda, mas masaya. Actually, pag alam mo yung parehong side, mas lumalawak yung pag-intindi mo ng isang bagay. Eh. Yun lang, yung point ko on that. I thank you, Hubao. Sir, may question ako. Thank you so much. I don't know if this is making sense, the question ko. Mm. Like, one of our like participants here is Sunny. He is a Facebook ad specialist. So, I don't know, Sunny, if I'm making sense or not. I'm not a Facebook ads expert. If I use this like Firefly right now, kunwari, I have given a beta access. So if I use this, I generated something, then I'm going to use it for my ads on Facebook. Hindi ko pa siya magagamit. No, wala si sir. Ayun. Sorry. Nawala yes. Ako, nawala. And then narinig ba ka, sir? Or do I need to read? Yes. Yeah. So what do you think? Ay, yung dulo, hindi ko na oh, sige. So like as I mentioned kanina, if kasi meron tayo ditong participant na si Sunny, he is a Facebook ad specialist. So I'm not a Facebook ad specialist, no. I don't know if I'm making sense. So naisip ko, if I get access to Firefly, like beta access, tapos na nag-generate ako ng whatever output, tapos nakita ko, ang ganda nito, gusto ko siya gamitin, hindi ko pa siya magagamit as for my ads, no? Hindi pa. Hindi, because ito, naka-screen share pa naman ako, no? Mm-mm. So, pag-click ko ng download dito, let's say sabi ko, ba, gusto ko 1920s theme, di ba? Kanyari, stick nito, pwede kong gamitin. Click ko download. Pag-click ko ng download, yan, no? Hindi nyo ma-skip to, eh. Okay. Promoting transparency in AI. Yun talaga ang pinaka-selling point ng Adobe. Okay. Also, binanggit ko sa inyo, almost 10 years na nilang ginagawa to. Mm-mm. Ang main reason kung bakit nila nilabas to, dahil, alam niyo na nangyari noon sa Creative Cloud subscription. Halos patayin nila lahat ng taga Adobe para dahil dun sa ginawa nilang changes subscription. Subscription, 'di ba? Kahit hanggang ngayon, they are the most hated company in terms of subscription model kasi sila 'yung nagsimula. Mm-hmm. And then they're trying to not do again that type of thing even though ready na sila. Like 10 years ago, before even Midjourney or Dali, any AI platform has been there.
they are planning this to be very transparent, very secured, very friendly, to the point na ayaw nila maulit yung unang fiasco. Okay. So parang kahit gagamitin ko lang siya as an ad, for example, for my course, kunwari, yes, gagamitin. So ilalagay ko pa rin siya yung credentials. No. Or hindi ko siya talaga magagamit, no? Yes. Hindi mo siya magagamit. Kasi pag click ko ng continue, tingnan mo, pag click ko ng continue, and i-apply niya yung content credentials doon. Pag chinek natin to dito, if I show on, if I open this, ibababa ko. Yan. Ang laki na source, di ba? Pero nakita mo sa gilid. Image not for commercial use. Kapag tinanggal mo yan, you will be violating your... The rules. Oo. Yan. In terms. Makikita naman. Or even copying this, let's say, kunwari, ito lang kinuha mo. Violation pa rin. That's why nga sabi ko kanina, what you can do is use it as a reference talaga kung gusto mo maiwasan, diba? If you're really doing it outside of like Adobe. Okay. Or post. Actually, pinafalag nga nila sa Instagram yung mga ganyan eh. Actually, they are very like vigilant on this. Meron akong nakitang mga ibang mga accounts sa Instagram na kino-clone yung mga nagawa sa Firefly tapos ano, gumagawa ng accounts. Pinaflag nila. Sin, nadidelete nila agad sa Instagram yung mga accounts na yun. May AI din sila tag-flag. Actually, maraming AI si Adobe na hindi pa natin nai-imagine as of the moment na hindi pa publicly available. Yeah. So that's why pala yung on my field, ang hinahanap na nila is more on security and authentication. Yes. Yep. Ang, because it's the way of the future. Nila, yeah. Ang hinahanap na sa amin yun is yung OAuth. More on securities talaga and APIs talaga. Kaya pala. Okay. It goes full circle, right? Di ba, Felix? Yep, full circle. Yep. I get it now. Mm-mm. Okay. Any other questions, guys? Mukhang nag-ana tayo, babatuhan na tayo ng mga ideology natin. Ganito talaga ang article in the science world, di ba? May mga, ano na eh, dun tayo po, dun tayo tumatagal and, sa mga ganun. I just want to add this. Meron akong ano, papakita sa inyo. Adobe and NVIDIA has been working together throughout the years then. And meron sa inyo nakarinig na nito, yung NVIDIA Canvas? Yeah. Oh, dati yan. Pa yata itong NVIDIA Yes. Canvas. Dati pa yan. And this is coming to Firefly in the future, actually. Because they're partners sila ni, ano, ni Adobe at saka ng NVIDIA. Imagine in the distant future, for example, hindi mo na kailangan ng prompts. Kunyari, isusulat mo na lang kung ano yung gusto mo lang, water, gusto mo sulat yung grass, may tao lang dito, yung gano'n. So, yun lang. Yes. Ay, sorry. Wala ba? Okay. Any other questions, guys? I think may questions si Ed or nawala na si Ed. Any questions? Ivy, do you have a question? Liz? Hi, Liz. Thanks for joining us. Sabi ni Liz, ang angas naman po gamitin ng Adobe Firefly. Totoo yan. Angas talaga. Sir, angas din, sir. Sir Leo. Sir Leo, mukhang marami tayong tatrabahuin yun eh. Bakit? Totoo. Yes, oo. So, I think, yun nga, so much insights was given. Totoo. So, sir, just last question for me. Makulit ako, no? So, anong feeling mo yung ano pang... Kasi the way I see it now, like super, para sa akin, parang advanced na siya eh. Yung Firefly eh, the way I see it now. Yes. Yung mga pinakita mo ba kanina dun sa labs, yun pa yung mga magiging future na addition niya or nandun na yun, existing na yun siya lahat ngayon for public? Or actually, what I'm trying to say, ang question ko, ano pang feeling mo na idadagdag ng Firefly dito? Kasi for me, ano na siya eh, parang solid na siya. Ah, okay. Imagine the next iteration of this would be embedded in your Photoshop, Illustrator, InDesign, almost every desktop app. Super helpful. Parang yung ano na, yung mga AI na chat. Actually, yes. Integrated, fully integrated with the desktop apps. And actually, may nilabas akong video dyan noong 2018 kung paano siya nag-ooperate actually. May pinakita ko. Parang nilagay ko na dun sa ano. It's
parang blue dot lang siya, blue dot, tapos pag-click mo, biglang magbibigay sa'yo ng mga kung ano-ano suggestions. Parang, alam niyo, parang Tony Stark, mga ganun. Yeah, yeah. That would be really helpful, sir. Kasi yan ang ginagawa ngayon sa, like, AI, sa writing, sa mga copywriting ng mga AI is, there's already, when you're writing sa desktop niya, nandun yung parang store, ikiklik mo na lang siya, embedded na siya. Nandun na siya eh. Like, if you guys are using Notion, ganun na siya. So, continue writing. Parang ipaprompt mo na siya. So, if that will happen sa mga suites ng Adobe, that would be really, really, ano, helpful talaga. Yes, Felix? May figure na ba kung magkano to? Or, para, wala pa. Dapat may ganun eh, no? Wala pa. Sure. Wala pa. Think nga kung i-adjust. Pero hindi siya isasali dun sa suite. Hiwalay siya. Feeling mo, sir. Ayaw ni sir mag-ano eh, mag-spill ng beans. Talaga, sir, i-message mo na lang sa akin. Secrets. Hindi, baka, alam niyo mahirap mapadala ng letter eh. Pero, yeah. I'm excited to what's coming in the future. Let's see. It will help us. Watch out. Malaking tulong dito sa mga freelancers like us. Totoo yan. Especially sa, even sa akin na non-designer, like, kung pwede kong magamit siya as ganito, laking tulong yun. Diba? So, kung gusto ko lang magkaroon ng reference, anong gusto kong visual, parang ganun. So, yeah. I'm looking forward to this as well. Yeah. Ayun. So, any other questions, guys? Kung wala na, we can wrap this satisfied. Up. Satisfied. Yeah. So, to anyone who needs a certificate, kung gusto niyo ng certificate, whatever, kung saan niyo magagamitin, hindi ko alam. So, if you guys need a certificate, yung link dito sa taas, if you can fill this out for me, we will provide you a certificate plus accounting feedback na rin so that we could improve in our upcoming webinars. Ayun. So, we need your feedback and if gusto nyo lang makita yung signature ni sir dun sa certificate, then ayun, mag-fill out kaya dun. Alright? So, yes, any other questions? Or gonna, wrap this up? Wala na? Alright, kasi para makapag-prepare na, para makapag-prepare na yung sir sa next webinars niya. Marami pa siyang webinars. So, thank you so much then kay Miss Jem for being here. And sir, again, thank you so much sa time mo. And then we look forward for more collaboration sa inyo. And thank you na pinaunlakan mo kami so exclusively much. Sa Article and Design. So, guys, Article and Design, we're gonna discuss more AI tools inside our community, which is just go to articleanddesign.com if gusto niyo maging member ng AND Pro. Alright, so next April 2022, I'm going to discuss naman how to use AI if you're yung sa writing part ng AI and paano ka kukuha ng client using an AI tool. So if you're not a member yet, just go to articleanddesign.com and join the AND Pro. That is on April 2022 inside the Pro community siya, guys. So it's a paid one kasi yung mga sekreto natin i-share natin doon. Yung mga cheat codes natin. So pumunta kayo doon. I have another presentation. It's not Adobe Firefly. It's different. It's a different kind of AI. Like, paano natin kukombine yung AI plus a freelancer tapos paano ka makakuha ng client? So, yung mga questions nyo, tulad ng question ni Felix kanina, paano ko ba ipipresyo to since may mga emergency AI? So, sasagutin natin doon sa AND Pro. Alright? So, that's it for me and thank you once again, sir. And I'll keep in touch with you, sir. Mukhang marami-rami pang AI ang pag-uusapan natin soon. Alright? So, thank you, everyone. Yep. Thanks, everyone. Thank you. Thank you for listening to our podcast. We hope you enjoyed the show and found content helpful, insightful, or entertaining. If you have any questions, comments, or suggestions, guys, please feel free to reach out to us on our Discord, YouTube, or Facebook platforms. Just search for Article and Design. If you want to go to the next level, check out our website, articleanddesign.com, and be an AND Pro member. Until next time, you super freelancers, stay grounded. Bye. Oh, hey, you're still here. Can you give us a minute and leave us a review on our Facebook page? Thank you so much.